Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Nako po, eto. At napakainit na naman nitong ating tatalakayin. Gusto ko pong ibahagi ang konting video clips na yan upang ating mainit na pag-usapan. Alam niyo ba? Kaso laban po kay Tevez, ibinasura ang hiling. Nako po, mga tanim abogado, lumantad! Yan o ang ating tatalakayin, mga kandis. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po ay muling nakikiusap. Kung pwede lang po, panoorin po natin ng kabuuan ang video na ito upang lubos po nating maunawaan. Heto na! Panoorin po natin. Ipinasura ngayong araw ng DOJ Panel of Prosecutors ang motion ng kampo ni Congressman Arnie Tevez na mag-inhibit ang Department of Justice sa investigasyon sa De Gamos Lake case. Unang hiniling ng kampo ni Tevez na mag-inhibit ang DOJ sa investigasyon at hayaan na lang ang ombudsman na maglitis. Pero pinalagan nito ng prosecutors. Ang counter naman po natin kanina is yung pong ating motion for inhibition eh hindi naman po nakatuon sa panel lamang kundi po sa buong Department of Justice na sa patingin po ni Congressman Tevez. Hinihintay na lang ng kampo ni Tevez ang kopya ng buong desisyon para raw mapag-aralan ang susunod nilang hakbang. Sa pagpapatuloy naman ng preliminary investigation sa pagpatay kay Governor De Gamo at siyam na iba pa, dumalo ang ilan sa mga nadamay sa pamamaril sa compound ng mga De Gamo sa Pamplona noong March 4. Kumusta po kayo ngayon bilang mahirap? Ano? Kami naman, hirap talaga. Si ano po bang tatama sa inyo? Tsaka nasaan po kayo nung nangyari yun? Malapit po ba kayo kay Gov? Masalama po. Formal ding pinanumpaan ng 5 sa 10 akusado ang kanilang affidavit of recantation o pagbawi sa kanilang naunang sinumpaang salaysay. Lahat sila sinasabing napilitan lang umano sabihin ang mga naunang testimonya. Kaya naghain ng motion to suppress evidence ang kanilang abogado. Luckily, we are able to file the affidavit of recantations of the witnesses against Congressman Tevez, and some of the witnesses not handled by us will likewise be submitting the affidavit of recantations pertaining to their clientele. Dumating rin ang abogado na sinasabing Captain Garcia na itinuturong nagpalipad ng chopper ni Tevez na sinasabing nagtakas umano sa mga akusado. Ang abogado naman ay isa sa mga nag-recant na si Judiel Osmundo Rivero umapela na payagang makita ng pamilya nito ang akusado. Naapektuhan raw kasi ng paghihigpit sa kulungan ng NBI. Ang problema kasi namin ay hindi pinapapasok yung immediate family ng client namin. Ang sa amin lang sana ay manawagan o i-take opportunity namin itong pagkakataon na to na manawagan kami kay Secretary Abalos kung sakali man, kung pwede lang din, na kahit i-augment na lang ang BGNP doon para hindi lang maapektuhan yung constitutional right ng client din namin doon sa visitorial rights nila. Sagot naman ng DOJ, talagang naghigpit dahil sa nabistong paglabas-pasok ng NBI detainee na si Jad Dera. Pero papayagan rin naman daw silang bumisita. Ang misis ng pinaslang na governor na si Mayor Janice De Gamo, ikinatuwa naman ang pagbasura sa motion ng mga akusado. Pero di niya maiwasang mabahala ngayong nabistong may detainee na nakakalabas pala ng detention facility ng NBI. Lalo pat nakarating sa kanya na nakakalabas din ng isa pang mastermind sa De Gamos Lake case na si Marvin Miranda. Knowing the fact that Miranda has a very powerful, very moneyed, very rich, wealthy boss. So talagang may rason eh yung pwede talaga tayong maniwala na may mga milagrong nangyayari.
Kaya nakaka-discourage talaga. Ang DOJ, sinabing nakatanggap din ng ganitong impormasyon. Okay, alright. Nako po! Iyan! Congratulations, ha? Congratulations! Ah, siyempre. Bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, ay salamat at ipamanhin po ang paggamit ng inyong kaunting video clips, News 5. Shoutout po. Maraming salamat. Heto! At bigyan po natin ito ng kaunting pagtatalakay. Kahapon po yan, naganap ang kahilingan nitong kaso po. Ito pong kaso ni Tevez, ha? Hindi po congressman, na kahilingan ng kanila pong mga abogado na mag-inhibit unang-una po itong DOJ, ating Secretary Buying Remulla, at ang mga panel po ay pinalalayas po diyan para hindi po hawakan ang kaso nitong si Tevez, na ika nga po siyang itinuturo na utak sa pagpaslang diyan po kay Governor Digamo ay binasura na. Tapasyo! Attorney Tapasyo! Ayan, kung makikita, inananawagan lang po ako. Kinukumusta lang po natin. Itong si Attorney Tapasyo! sabi sa inyo eh. Hindi lang ako ang nagsasabi na basura ang mga pinagagawa nitong isang abogado na ito, si Attorney Tapasyo. At sapagkat kahit ito po, DOJ, maraming abogadong humawak din eh, at pinag-aralan bago ibasura, ay sila po mismo ang nagsasabi na basura din. Hindi lang po ako may sabi dyan. Di ba? Ang punto, dibista po natin dito, mga kaibigan, ay ano na ang nangyayari dito sa mga ito. Kung mapapansin nyo po diyan sa video na yan, ay napakaliwanag ang dahilan. At kumpirmado na talagang nabasura ang kahilingan nila na alisin sa DOJ ang karapatan para ilipat sa ombudsman ang kaso na humawak ang ombudsman laban po kay Tevez. Yan po ay napakainit na ilang araw po na pinagdibatihan ng mga kapwa natin vlogger, ang dambuhalang mga istasyon, mga anchorman, at yung iba nga po ay naniniwala na dapat ang humawak ay ombudsman ng kaso na ito. Subalit, according po sa ruling ng ating batas, hindi po ako ang may sabi, according po kay Attorney Harry Roque na pinanood ko po sa inyo before, ay wala pong karapatan ng ombudsman talaga na humawak. Data po at sa punto pong ito, ay natalo itong si Tapasyo. Alam nyo ho, ito ay harap-harapan na panluluko sa ating justice system. Nasabi ko po na talaga ito po ay harap-harapan na panluloko at pang-apak sa ating justice system. Alam nyo ho kung bakit. Ito sa sobrang talino ho. Sa sobrang talino nitong si Attorney Tapasyo, ay alam niya po ito. Imposibleng hindi niya po alam na talagang hindi po talagang pwedeng humawak ang ombudsman dito sa kaso ni Arne Tevez. Alam niya po yan eh. Abogado yan eh. But kung i-analyze po natin, kahit alam niya na talagang hindi pwede, ay pinagpipilitan pa rin po niya na talagang dapat ang humawak ay ombudsman. At nagkaroon nga po sila ng pagkakataon na magmosyon
Subalit ang kanyang motion po ay talagang ibinasura na. Ibig sabihin po, walang karapatan talaga. Bakit nagagawa po ito ni Topacio? Alam ko ho. Alam niyo ho ba ang dahilan kung bakit nagagawa ito ni Topacio na isulong ang mali? Kahit siya po ay isang alam niya na talagang mali. Alam niyo po ba ang dahilan? Alam kong alam niyo yan, matatalino ito eh. Mas matatalino pa ito kay Topacio eh. Itong ating mga mahal na netizen. Ha? Alam niyo, alam ko ang nasa isip niyo, mga mahal kong netizen. Kung bakit nagagawa po ito ni Attorney Topacio. Na kahit mali ay ginagawa niya at nagpapail ng motion. Diyan po sa DOJ. Alam niyo, alam ko ang nasa isip niyo eh. Nandahil po sa malaking pera na bayad ni Tevez. Ha? Nagtatrabaho siya. May ka nga po sa dikta ni Tevez. Iba na ngayon. Ha? Sa halip po, na dito po, sa nakikita ko lang, sa ruling po ng mga pinagagagawa nitong abogado at ni Tevez, itong mga abogado ni Tevez at mismo si Tevez, sa ruling po ng kanilang pinapakita sa social media. Nagagawa po nitong si Topacio. Kahit mali ang gagawin at alam niyang hindi dapat dahil naaayon po sa batas, nagagawa niya po ito sa tapal po ng maduming salapi nito pong si Tevez. Diyo mano. Ha? Alam ko, nakuha niyo ang gusto kong ipunto dito. So, maliwanag po ha. Ano kaya ang next action dito ng mga abogado ni Tevez at ni Tevez? Kakaiba na po ngayon. Sa halip po na mag-counsel itong si Topacio, ay ito pong nagka-counsel ngayon ay ito pong si Tevez kung ano ang dapat gawin sa usapang legal. Kasi kung hindi ho kinounsel ni Tevez yan, nagawin mo ito, mag-motion ka. Mag-motion ka para mailipat sa ombudsman. Yan po ay counsel ni Tevez. Kautosan po ni Tevez yan, I'm sure. Sapagat alam po nito pa siya yun, inamali eh. Sumunod lang po siya nang dahil sa pera. Real talk po tayo. Diba? Kaya't napakalaki ang nagagawa ng maduming pera. Nako po. Okay, nandun na po tayo. Baka tayo kulangin na naman sa oras. Makikita nga po nyo diyan sa pinakita kong video clip sa in Santa Makmak ang mga abogado. Ang lalaki ng katawan ng iba. Yung iba, ngayon ko lang nakita sa video. Ang lalaki ng katawan at talagang nagpa-interview pa eh. Ay kung hindi mo gagamitin dito ang sintedi kumon sa mga abogado na ito. At kung magpapasinda ka dito sa mga abogado na ito, ay pwede kang maniwala dahil abogado po sila. Ang pagkakaiba lang po natin, kayo po ay nag-aral ng abogado. At kayo po ay nakapasa sa bar exam. Kayo po ay may resibo para magbigay ng legal counsel. But hindi na po kami kailangang mag-aral lang abogado ang mga kapwa kong netizen para hindi po namin maintindihan ang mali at tama na inyong pinagagagawa. Sana po mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Harap-harapan na ito po ay isang pang-giurak sa ating justice system. Nandiyan! Tanim abogado yan! Yang si Bana-Bana lumutang. Nandiyan po si video. Nandiyan sa video yung abogado nitong may piklat dito. Sorcio. Yan po alam naman natin na tanim ni Tevez. Tanim abogado yan, nakapalit ni Attorney Villanueva na tanim abogado na ngayon po ay mas mabuti ngayon ang kanyang ginagawa. Nakakatulong sa lipunan itong si Attorney Villanueva sapagkat nagtatanim na po siyang tunay ngayon ng kamuting kahoy. Ang magandang ginawa niya ngayon, tunay na pagtatanim ng mga kasaba, kamote, agriculture na ang pinasok niya ngayon, Attorney Villanueva.
Ha. Simula po nang siya po ay nagtago, nagtatanim na lang ngayon ng kamuting kahoy. Ha. Para-para mo po yan. Na, nandiyan. Si Attorney Banabana. Alam po natin eh. Eh, tanim abogado yun eh. Kita mo harap-harapan. Ginagago tayo, di ba? Oh. Alam nyo po, mga kaibigan. Ayas, yan po. Ang ika nga po, taktika nila na hindi makakalusot sa taong bayan kung haharangin. But kung hindi po natin naharangin yan, nako po, mamamayagpag ang kasamaan. Patuloy na mamamayagpag ang kasamaan sa tulong po ng mga abogado na taliwas sa kanilang sinumpaan sa laysay. Ang kahulugan pala ng Banabana ay hula-hula. Attorney Banabana, ang kahulugan pala ng iyong pangalan ay hula-hula. Heto na naman po, ay bitin na naman tayo. At bigyan ulit ito ng ibang pagkakataon para matalakay. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Diyan po sa comment section. Mag-iwan lang po kayo ng inyong public opinion. Maraming salamat po. Huwag po tayo sumuko. Bye-bye!